kayo. Saan ninyo kami ito? Mga vegetables. Kaya mga seafoods. Hirap din mag-unbox ah. Ano na lang kasi yung termini lang pinambalot. Mahirap. Very exciting. Exciting my unbox. Meron pa. Pagka pa naman. Tada! Oh, what's this? Oh, may mga styrofoam pa silang nilagay. Styro, walang laman. Okay. Pakita ko. Mabigat. Mabigat siya. Alisin muna natin muna. Styro na naman. Styro. Aba, parang another Styro. Ating laman. Ang dami nilang sinirang Styro. Wala naman palang laman. Andito na kami. Andito na po kami. Do you have an idea what this is all about? Mabigat siya. Mabigat talaga. Ano kung hindi ko na alisin dito? It's mabigat. Wow. Parang hindi ko kaya. Ito ang kanyang support. Ito yung pangalawang support. Ayan, makikita na ninyo. Tadam! Yan siya. Tadam, tadam! It's a langka! At nangangamoy na. Mabango. Mabango! Kaya lang, hirap akong ilabas. Hirap akong ilabas siya.
kasi ang binibidyo mo. Dapat yun. Okay. So, ito na siya. Buong lang kayo binigay. Wow naman. Tignan ninyo. Talagang ready to eat. Ready to eat. Naku, ang hirap nito. And this is daw 13.8 kilos. 13.8 kilos. Imagine, ipadala sa amin ang 13.8 kilos. So, ikwento ko lang kung bakit pinadala nila ay 13.8 kilos. Sabi ko nga, kahit hindi na lang, kaya lang, pilit na sabi ng kapatid ko, ipadala daw dahil yung puno ng langka, jackfruit, tanim ng aming nanay. So, para daw matikman ko naman yung tanim ng aming nanay, kaya pinadalang buo. Sabi ko nga, bigyan mo lang ako ng konti, yung ilagay mo na lang sa, ano, sa plastic container. Alisin mo na sa, ano, dito. Eh, sabi niya, hindi raw. Mas maganda raw na buong langka. And this is yung fruit ng langka ng aming nanay. So, what is the learning ba? Ano ang mapupulot natin dito na kailangan din pala magtanim tayo para sa kinabukasan. Hindi man natin matikman na, at least matikman ng ating mahal sa buhay. And from there, maaalaala nila na ikaw yung nagtanim. So there are a lot of things of which we can let our loved ones remember us. And one is to plant a tree. Yan. So, kung wala pa kayong tanim na puno, magtanim na kayo. Ako, may tanim ako dyan sa likuran namin. May tanim akong, ano yan, mangga. May tanim akong abukado. Supposedly, this year, mamumunga sila. Kasi namulaklak na sila, pero umulan, naulanan. Nawala lahat yung mga bunga. Okay, so, ano na ang next nito? Kailangan ng biyakin natin. Pero I do not know how we can biyak. Kasi, may biyak ng dati, kukuha lang siguro ako ng kaunti. Ano ba? Hindi naman ninyo nakikita yung ginagawa ko. Dapat yung ginagawa ko yung nakikita ninyo. Okay? So, parang cake. Kukuha lang ako ng kaunti para ipakita lang sa inyo na hinog na siya. Para siyang cake. Yan. Kukuha lang ako ng kuunti. Pwede ba po? Ang hirap din. Kukuha lang ako ng kuunti. Mamaya na talagang
bibiyakin para yung mga marunong kung kasi natulog na si ano si husband. Pagod siyang kumuha ng langka. Yan. Dahil ako hindi marunong, pagod siyang pumuntang kumuha ng padala, itong padala. Wala, ang hirap. Oh, yan. Tignan niya natin. Oh, ito na yung kinuha ko. Papakita ko sa inyo. North Amis. North Amis. So, yan. Mamaya, kung gising na sila, bibiyakin, tapos ibibidyo ka rin. So, once more, yung aral na kapupulutan natin dito sa aking in-unbox, magtanim para sa para may aanihin, di ba? Tulad yung ginagawa ngayon na tanim-tanim ng gulay. Nagtanim din ako ng gulay-gulay noon. Ang dami kong petay. Nung lumalaki na sila, kinain lahat ng uod. Eh, nabali. Napakain ko yung mga uod, di ba? Okay. So, ayun, sarap. Kuha pa ako. Salamat sa aking nanay.